Regina Celile Dare, Alleluia. Quia que meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celi, Alleluia. Quia que meruisti portare, Alleluia. Rexurrexit sicut dixit, Alleluia. Regina Celi Dare, Alleluia. Quia que meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celile Dare, Alleluia. Quia que meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Hát. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga minamahal, sa araw na ito ng maigting nating pakikipagniig sa mahal na pong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-alay ng pinakamataas na anyo ng panalangit pasasalamat, ang ating mga dalangin, ang ating mga pithaya sa altar ay dalhin. Gawin natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yan nga po ang ating kailangan upang ang ating sambayanan ay maging matatag sa pananampalataya. Ang Panginoon ay tanggapin sa kanyang salita at sa kanyang sakramento ng pagmamahal. Bago po ang pagsisisi, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga kasama. Ang aking nasa kaliwa ay hindi na nangangailangan ng pagpapakilala. Nagpapasalamat na lamang ako sa karangalang ibinigay niya na tayo ay samahan sa misang ito. Sa aking kanan, si Father June Deang. Galing po siya sa Diocese ng Antipolo. Doon po siya destino sa Santo Rosario Parish sa Montalban. Wine-welcome po namin kay Father dito po sa Quiapo. Pawiin po muna natin anumang balakid na sa ating personal nang gagaling. Panginoong Diyos, aming Ama, Ikaw po ang bukal, Ikaw ang hantungan, Ikaw ang Ama na aming nakakaligtaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, aming manunubos, Ikaw ang nagdusa, sarili alay para sa aming kapakanan, ngunit kami naghahanap pa ng ibang magmamahal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Diyos, bukal ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, sa aming mga kapabayaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sana ang lahat ng ating mga kasalanan at tayo'y patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang panagnais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't
lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po yon, Panginoon?" Tugon niya. "Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo." Sabi ng Panginoon, "Siya'y nananalangin ngayon." Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroonan niya at pinatungon mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po akong nabalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa makasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw'y papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya nga ang anak ng Diyos," wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon,
dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Hindi tumayo si Father Hans. Kala ko pa naman makakapakinig ako ng magandang humiliya. Tatlong magkakahiwalay na kwento sa mga gawa ng mga apostol ang tungkol po sa conversion ng pariseyong si Saulo na magiging si Apostol Pablo. Ang una ay ito pong binasa natin. Ang ikalawa ay nasa chapter 22 at ang ikatlo po ay nasa chapter 26. Bali, tatlo ring conversion stories ang iniuulat ni San Lucas sa mga gawa ng mga apostol. At ang kay Saulo po, dito po sa Acts chapter 9, ay nasandwich sa gitna ng sa Ethiopian eunuch, yun pong binasa natin kahapon, Acts chapter 8, at nang sa Roman centurion na si Cornelius sa chapter 10. Ang conversion po ni Apostol Pablo, o siguro mas tamang sabihin muna na Saulo, no? Ay humantong naman sa paglaganap ng Kristyanismo
sa labas ng Judaismo o sa daigdig ng mga Hintil. Ang conversion po naman ng eunuch at ng centurion, bagamat hindi na kinailangan pang sila ay tuliin o ialay sa templo, ay masasabing may parehong kalidad ng kay Saulo na pareho din pong nangyari ng biglaan at may natatanging divine intervention. Haba pong dumadaloy ang homilya, maganda sigurong isaisip natin kung kailan ba natin naranasan yung pinaka, sa English poignant, pero sabihin lang natin na pinakamaigting nakaranasan na alam mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na hinahatak ka ng mahal na poong Jesus Nazareno sa kanyang sarili. Hayag na hayag. Extraordinary. At sa bandang huli, alin naman yung mga pagkakataon na hinihikayat ka ng mahal na poong Jesus Nazareno na makita ang kanyang presensya sa mga ordinaryo, sa mga mundane, sa mga karaniwan, kung saan parang mas mahirap makita ang kanyang presensya. Pag extraordinary, grand, madaling makita. Pag ordinaryo, mundane, medyo mahirap makita. Kaya sa pagtanggap natin maya-maya, ano, ng tinapay ng buhay, mabuti kung mahingi natin sa Diyos ang grasya ng clarity. Yung regalo na klarong-klaro mong nababantayan na gumagawa sa iyo ang Diyos. Grand man ito o ordinaryo. Balikan natin ang ating mga pagbasa. No? Magiting na kinontra ni Saulo ang simbahan noon. Ngayong na-convert na siya, kokontrahin pa rin niya ito sa pamamagitan ng magiting ring pagpapadala o pagdadala mismo sa kanyang sarili ng mabuting balita sa mga Hintil na hindi naman gusto noon ng mga Hudyo. Panibagong problema para sa mga nasa poder. Marami siyang susuwaying mga kostumbre, mga kinasanayan. Hindi na raw patutulian ang mga Hintil. At hindi na raw kailangan pa ang maraming reglamento tungkol sa kanilang diet para maging tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno. At i-insist niya ito, kaya mabibiyak tuloy ang early church. Ang pagkabiyak na ito ng early church tumagal ng kung ilang taon din. Mababasa po natin ito sa chapter 15 at sa mga gawa ng mga apostol. Pati na rin sa mga sulat niya sa mga taga Galacia. At sa maraming taon, tinagurian siyang traidor ng dati niyang mga kasama. Hindi rin siya tanggap ng mga konserbatibong miyembro ng simbahan noon. Kinailangan niyang harapin ang mga konsekwensya. Medyo natagalan din, pero kinilala rin eventually ng early church ang misyon ni Apostol Pablo sa mga Hintil at pagano. Nakalooban ito ng Diyos at siyang nararapat gawin. Natutunan nila mag-compromise at makibahagi sa kapatiran ng mga mananampalataya kung paanong minahalaga nila ang prosesong ito ng reconciliation noon
nananatiling mahalaga po ito sa atin magpahanggang ngayon. Gaano po kahalaga sa inyo ang pakikipagbalikan sa mga kumukontra sa inyo? Sa Ebanghelyo po natin ngayon, paano nga bang maibibigay ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kanyang katawan para ating kainin at ang kanyang dugo para ating inumin? Parang napaka paradoxical naman kung hindi man shocking ito. Ang mahal na pong Jesus Nazareno po kasi ay nag-aalay ng kanyang sarili ngayon sa anyo ng tinapay at alak kung paanong inialay niya ang kanyang sarili sa kamatayan sa krus sa Kalbaryo noon. Nagaganap po ito upang makahugot tayo ng buhay mula sa kanya gaya ng mga sanga sa puno. Ang buhay po kasing kanyang inihandog sa krus sa pamamagitan ng dugo at tubig na kanyang itinigis ay ibinabahagi niya sa atin pag nakikibahagi po tayo sa pagkukumunyon at kumakain at umiinom ng katawan at dugo ni Kristo. Isinusugo naman niya tayo galing sa Eukaristiya palabas nang may misyong isa buhay, ang kanyang buhay na ating tinanggap. So mamaya may dismissal, ano po, pagkatapos o bago matapos ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Doon po nag-uumpisa ang ating misyon sa labas na isa buhay ang biyayang ating tinanggap. Kung minsan kinakailangan nating gumamit ng salita, kaunti lang. Pero primarily, sa pamamaraan ng ating pamumuhay, doon masasalamin ang sakripisyo ng kapayapaan at pagmamahalan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. At sa bawat hiling ang atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataintim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagkaisa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya.
ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway makamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipagkaisa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, ala ka tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, lingapin ang iyong simbahang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganoon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Birhen ng Antipolo, ng kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Pablo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pagsusumikap manampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po natin sa isa't isa ang kapayapaang naghahari sa ating kalooban. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, na sa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw
ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Hinatitinialay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naaapi sa balungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatitinialay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Announcement. Pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Lupino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rector ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang
ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa banal na misa. Maraming salamat Father June sa pag-concelebrate. Father Hans, maraming salamat po sa pag-concelebrate. At maraming salamat din po sa ngalan ng ating rektor at mga vicars sa inyong patuloy na suporta sa ating parish life. Yung inyong mga iniaalay, mga inihahandog para ipinantutulong natin sa mga nasalanta at mga higit na nangangailangan ay napakalaking tulong po sa kanila. Kaya salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ng kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, mga hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, lalo na po yung mga may sakit, pati na rin yung mga nag-aalaga sa kanila, yung mga mag-e-exam ng mga board exams, at pati na rin ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.